Shout out din sa mga taga US California, shout out po sa inyo. At syempre yung pong ating mga pogi. Ano yan, yung mga tauhan po natin dito sa Calamansi. Ayan, ituturo po sa inyo ni Kuya yung pamamaraan po ng pag-aalaga. Isinier na natin yung ating kaalaman sa kanya. Sa isipan niya, ayan, direcord na rin yan. Para kung meron man siya ibang mga tanong, eh yun naman po ay ating sasagutin. Ngayon, pati na rin po yung ating po mga kasama, hindi lang po mahirap alagaan po yan. Basta't nandun lang yan sa pamamaraan, wala pong mahirap. Pag hindi mo alam pamamaraan, yun ang mahirap. Kaya sa pamamagitan po ng ating vlog, siyempre subscribe na kayo sa channel po natin para pag makita ninyo yung ating pong vlog tutorial, makakatulong yun. Kaya halimbawa, meron kayong mga bagay na hindi po alam, dito lang po tayo para po doon sa pag-aalaga ng Calamansi. Wala kayong mga tanong? Wala? Wala na po. Ayun. Hey, good morning po mga ka-trivia. Welcome po sa aking YouTube channel. Ayan, kumusta na po, sir? Ito po ba yung kukunin natin? Ito, taniman? Nakain po nandun. Eh, kinawa na pala ninyo, ano? Oo, pina-ayos po na. Pina-ayos nyo na. Kaya lang, kuya, masyado matambok. Bagay, okay naman niya. Madali naman ninyo ikawan siya. Hanggang saan ba ito? Hanggang doon po may sa may naswar na yun, may mga bakot-bakot. Kasi may bakot-bakot po na yan. Kaso yun, medyo bababa po kasi yun. Lahat lang ng mga medyo matataas ang pwede ninyo talima. Pero pa pwede rin naman yan, subok lang kayo ng ilang mga puno. Pero ito siya, ano ba ito? May sukat na ba ito? Opo, ito. 4 meters po yung... 4 meters? Bali kuya, gagawin ninyo, medyo babawasan niya ng kuwan, masyado malalim yung kuwan niya. Para medyo flat siya. Okay lang ito, masatukwala kasi sa tagaraw, medyo mahihirapan kayo magpatubig. Pagka limbawa, ganito kataas. Anong papatubig mo namin dito eh? Solar pump. Solar? Aba, maganda. Asan yung... Yung balon namin. Sa patingin niya? Dito tayo na. Turo muna natin kung saan ibababa itong kuwan. Itong pula. Quarters na. Ah, ito 3 quarters. Mukhang kagagawa lang po nito. Hindi pa po yung nakakapit eh. Ito pala yung po. Ano? Ito po, may siya. Ito yung mga magkatrabaho? Opo. Opo, yan. Meron pala kayo sariling may sariling banyo. Tag-iisang banyo. Galing ah. Tapos dito sa kabila, ano? Bawat sa hektarya, ilang tao yung katrabaho? Dalawang pamilya po yung kukuha niya namin. Ah, pwede na yun, kaya na yun, dalawang pamilya. Ito po yung isang wag ito. Kala ko dito titira si brother. Hindi po. Hindi naman. Taga-Pandakaki yun, ano? Dito po sa may Pandakaki po. Oo, Pandakaki. Ano ba ito, namarami ito o nabili na? Nabili po niya. Nabili nila. Hindi silang mag-fiancé. Ito, pati ito sa likod na ito? Ako. Ayan, mga ka-trivia, mayroon na pala silang naka-prepare po na kwarto nung magtatrabaho. Tapos may CR na siya. May abono. Ganyan dito yung staka naman. Ano. Okay naman pala. Ayan. Tapos mayroon po kaming alternate na business. Ano ba ito? Isuan po. Hito. Ay, kagaling naman pala, ano? Ito, ano ba ito? Para pang papalamig ba siya? Hindi po. Pang tanggal po ng cement na, ano, yung niya. Para mawala po yung... Parang hindi ma-stack yung tubig. Nakakakuha siya, parang nakakapag na yung neutralize. Kaya pala kailangan pala nalagyan ito ng sagay. Saka yung ano po, yung ano niya? Yung pagkain o yung chemical po, para pang tanggal po ng chemical na sa bahay. Pang ano, chemical. Ano ba siyang hito? African hito? Opo, yun yung African.
Ayos pala, no? Mano ka naman po. Mano ka naman ito. Tapos ang kambing nga naman. This is in the near future po. Oo. Oh. Hindi po pwede pong sabasabay. Ay, oo. Oh, huwag na muna. Di ba halang ang kambing pagka medyo mataas na yung kalamansi? Hmm. Kasi ang kalamansi kasi paborito kasi ng kanyan. Kambing. Tapos yung baka din loti po yun kasi mababa po yun. Hindi na mga gulay-gulay. Ayun, pwede po dyan gulay-gulay. Pero kung hindi naman nag-i-stay yung tubig, pwede rin naman. Kasi ang kulang lang naman natin dyan, pagka nag-i-stay yung tubig, ang lupa nyo rito, hindi naman nag-i-stay yung tubig dyan. Pagka ulan, tuyo na kagad uli. O yung balon? Oo, maganda naman ang kuha niya. Ito yung balon po na ginawa. Ay, develop yun po na pala ito. Develop na itong farm ni Katribia. Bali, ang kabuuan nito ilan? Mga tatlo? 4.2 po. Ay, malaki pala. Kaya isa gawi pa doon, yan yung ewang parte naman ng gugulayan. Ano yung hanap? Balon. Balon. Ayos naman pala. Mababaw ang kone ito. Nababaw lang po yung sibol dito. Kailangan na talaga. Agapan lang talaga yung kone niya. Yung pag-hollow blocks. Kasi para hindi po siya natitibag. Ayan o. Kaya naman yan, hindi na matutuyo sa tag-araw. Yun na lang po yung iniisip na is loobin po sana ng Diyos. Oo, kasi kawan yan eh. Huwag na sanang matuyo. Huwag na matuyo. Pero bukod dyan, dito naman kasi madali lang naman yung tubig dyan. Basta't sakali magkaroon man ng crisis dyan, pwede kayo magpabaw. Apo, may mga bound na bawon na po doon. Doon sa dulo po doon. Ayan pala eh. Tama-tama, pang suporta. Ito, pang kuha nyo lang ito halos. Ang maganda rin kasi ang buga pagka sa balon, malakas. Parang po din sa ituan, barating. Tarating na natin. Makakapag-scam sa diesel. Oo, meron palang hito rito si Katribia. Makasarap nag-iaw ng hito. Kaya lang din, yung hito kumisan, pagka mataas ang dugo, di pwede. Pwede yan, pagka mga normal lang. Abuti lang tayo, hindi tayo high blood. Ayan na. Mga ilang balaman ito, bawat isa? Ang ipansya po namin, nasa 4 to 5,000 po. Nagkakasya dito? Nakasya dito. Yan, lahat na yan. 5,000 dito po, 4,000 dito, 4,000 doon. Yung isang piraso, nagkikilo siya ng may isang kilo o kalahati? Depende po sa laki. Pero nakakalaki naman ang hito dyan. Doon sa mga ibang farm po, nakakagawa po, pero kami po isa starting pa lang po. Starting kami. Pa lang siya. Gaano ba kalakas kumain ng hito sa po, na isang araw? Pagkain niya? Alos po kumakain na po ng mga ituan ng mga tao ngayon eh. Kasi mas maal po yung tilapia sa iso. Kaya parang alternate na lang po. Kaya yung mga manginginom po. Ayun, gustong gusto yan. Tsaka yung pag may fiesta, alos nagkaanda na rin po sila ng mga ito. Ito, ano pagkain ng hito niya? Yung pellets na kuwan. Tate po. Ayan. Yung lumulutang. Mga ilang kilo na uubos niya sa isang araw? Depende po yan sa ano eh. Pag talagang malakas na po kumain, lumalaki po yung consumo ng pagkain ng hito. Pero may mga alternate na pagkain po din yung hito. Like for example, yung kung yung ano lang yung bitukan ng isda. Opo. Kinakain din nila. Ah, dito pwede rin pala kayong mamulot ng tawan. Mama? Baka gusto yung hito. Ah, hito yan? Oh, hituan to. Di ko yan. May naman na? Sa 4,500 pieces. Mama, bawal sa amin. Nasa, nasa ilalim. Yung palang kawan na yan, nakakapag-neutralize pala ng tubig yan. Kailan po sila uuwi yung may ano? Kapatanggal po ng chemical din. Ng chemical din sa mga kinakain. Galing marang yung na-absorb niya, no? Kasi po yung ito kasi, kapag ang tubig po yung wala pang yung stagnant yung stagnant yung permes nabuhay na kitikit eh. Hindi pa mabubuhay yung ano pa yung mga tulog pa so kailangan yun ang magiging basehan mo para kasi mga kailangan mabuhay siya, mabuhay muna yung mga komuna kitikite. Yung kitikite at sabi kailangan may kitikite ito as of now po nasa unang araw, pangalawang araw pa lang. Pangalawang araw pa lang na paglalagay nito ng tubig. Sabi, maliliit pa lang yung hito. Maliliit pa lang yung hito niya.
Ganun. Mm, magkano ba ngayon ng paano ba yung fingerlings ba yung kuno? Magkano ngayon ng ganun? Depende rin po sa size. Sa size niya. Ito, gaano kalaki ang kuno niya? Yung size niya. Siguro po, as of now, pinag-uusapan po namin ng partner ko, si Charlie, na either 3 or 5 inches po yung laki. Kasi yung mortality rate po ng 5 inches is napaka okay na po. Kasi okay na siya. Mag-save na sa buhay sa yun. Presyo. Sa presyo niya. Sa isang kuha niya, pwede ba supot-supot yun? Ilang piraso yung mga ganun? Maabot ba ng 100 ba sa isang supot? Di ba mayroong tubig yan? Ang 100 ka, no? Hinihiwalay-hiwalay po yung plastic. Hinihiwalay-hiwalay nila. Ayos, ano. Ano nga naman itong hito na ito? Dito medyo po, sa 3 hectares po na... Kalamansi. Opo. O, kasi yan. Kasi yung kuha natin, o. Sakto lang yung kuha natin. Ano, kaya muna po tayo muna, sir. Ano, wag sa inyo, kaya mo na tayo. Pwede, para may lakas magbaba. Kamay-kamay na lang po ah. Kamay-kamay lang tayo, parang ko tayo. Ayun, ayun yung inihanda ni Kuya. Okay lang, ito sa naman dito. Yan dito mga katribya, talagang probinsya ang probinsya dito. Yan, pagka 4x4, kakasya yan yung 3,000 sa 4. Ang galing naman. Yan yung kuha natin ah. Yan yung paborito mama, yung heat to play. Ayoko na. Ang sarap yung inihaw. Oo, oh, masarap yung inihaw. Ito yung mga trivia po, yung another business po ng ating katribya po sa ibang bansa. Kaya shoutout po si doon sa mag-fiancé. Si Tapos, ito yung bahay nasa pala ito. Nasa ibang bansa yung babae. Paraw sila. Paraw sila. Eh, itong si Kuya. Sila. Ang partner nila, partner dito, nila sa kawan. Partner nila dito sa kawan. Boss, kamay na lang po. Sige, oo. Oh, sanay tayo sa kamay. Yan nga, masarap. O, yan. Oh. Yan talagang pagkain bang almusal. Okay. Oh, buffet tayo. Ay, buffet. Yo. Asa sa cellphone mo? Asa mo to? Ay, sa kaya. Yan, masarap. Masausama. Okay lang. Kaya nagising na lang. Budol pipe. Okay, talagay na natin ngayon yung ating kanin. Wow. Sabay na rin tayo. Masarap na yung pan natin niya para wala lang nasandok natin. Saktong-sakto yan. Kaya kakain tayo ng mga kapatid sa gitna ng bukid. Ayan. Yung kabila naman eh, tubo naman ang tanim nila. Ayan. Isa naman na yung mga mais. Iba mga nakapalibot. Yan. Kumain ka muna sa akin. Sige. Walang na muna tayo ng ating sandok. May sandok tayo ba? Sige, tayo lang natin sandok. Ayan. Naistilahan nato na kuryente? Wala, solar din mo. Solar. Yun pala may ina, matipid. Oh, kagandahan kasi niya kahit nasa gitna ka, okay lang dahil solar. Ayun na. Ayun na yung Pampanga yun. Yung mataas sa building. Kitang-kita pala yung Pampanga rito yun. San Fernando. Sa atin din bukas. Saan tayo magkita bukas? Sa kuha na tayo magkita. Doon sa may, alam niyo yung kuha, doon sa may Dinalopiha. Doon na lang tayo magkita. Anong oras? Pagkatapos ng graduation ng anak ko. Anong oras kayo? Siguro matatapos yun, mga alas 10 o alas 11. Ibiyahe kami na siguro, mga bandang alas 12 o alauna. Ganoon ang kuha natin. Pero maaga pa lang din na kami para madaling yun. Sabi nga daw ni Kuya, mag-SM muna daw kayo. Mag-happy-happy muna kayo doon. Kakaya muna po tayo mga katrina bago po ibaba po yung pula ng ating kawat. Mga kasama. Okay, shout out ko ulit. Available. Available po ba ito? Available yan. Available pala yan sa mga naghahanap ng mga dalaga. Pinakamasipag yan. Masipag sa, ito. Sa buong Batangas ho yan. Talagang si Ricky. Si Ricky Hathorn. Hathorn. Si Hathorn. Boxing hero yun. 100%. Hindi kayo magsisi. Ayos na ayos. Itsura pa lang. Itsura pa lang. Talaga. Mapagkakatiwalaan na yan. Oo. Talagang... Sipag sa kalamas. Number one.
Ayan, kuha pa sila yata ng kawa, ng pinya. Mga balo din yan. Ay, mga balo. Ay, maraming ka ba? Yung mga Amazona. Oo. Oo, gustong-gusto yun. Basta't mga kamumayaman. Oh, sige. Oo. Oh, marami yung mga Amazona ngayon, available eh. Yung mga edad, mga 70 years old. Ah. Kaya naman, pirma ka muna ng kontrata bago kasal. Dalay! Okay, sige. Banat pa tayo dyan. Dahil malaki-laki yung bababa ninyo. Lagi, pero kayo makakatulong naman. Pwede natin boss makakatulong mamaya, no? Oh, yeah. Medyo magiginhaw kayo ng konti. Batangas sila. Yan ang tagagawa natin ng punla. Ang Batangas. Ang Bebesi at Pampanga, taga-tanim naman tayo. Kaya marami na itong mga nahahatiran po ng punla. Tama na, tama na, tama na. Oo, yan, talong. Sir, kayo sir. Oh, sige, sige. Sila po. Sir, mamaya na po. Ah, mamaya na sila. Oh, sige. Okay, kakain na muna po tayo, mga katribya. Dilagyan mo tara kaya. Mm. Yan, masarap na kawan niya. Sarap. Delicious. Yan, mukbang muna tayo. Ito po ang tilapyang Pampanga. Pampanga. Kapampanga, no? Kapampanga, yan. Kasalita yan. Hindi na. May candy, kuya niya, may candy tilapia. May candy. Hindi kagaya doon sa kawa, sa Batangas. Ay, alae, kung magsalita tayo. Oo, talaga. May candy pala ito. Yan, may candy. Sige, kaya mo na tayo. Pag-asa niyo Nagkukwentuhan lang. Pag-asa niyo yung kawa, yung pala, kukwentuhan lang. Atra, kaya tayo. Yun. Brother. Mga sisipo. Oh, ayay ko nga. Gaday daw. Riki. Wala pa yan? Tangan ng Riki. Meron. Ang belo. Simbala na siya buko yan. Lagyan siya ka. Hindi lang tayo ang tour. Walang problema kung tayo lang. Okay na tayo! Oh, sige boss! Sabi sabi tayo! Sige! Tayo kayo ako. Talong ko lang mga magbugusin niya ako eh. Pig, yung gano'n, alam yung papalag kay Diggs. Batangas ko ya? Yung matakaw? Bang, mukbang yun. Ano lukbang yun? Lukbang. Hindi, Diggs niya bukod ng lukbang. Mukbang? Mukbang. Baka lukbang, lukbang. Ang to, ang takaw po bang yun? Lalayo pa. Ano to? Ano lang yun? Kamuti. Kamuti nga to. Lige. Kamutin, daging. Tangkong yun. Nagarap yan. Yun yun, yun daw. Ayan. Yun daw, yun daw. Ang pabir din ang buto ko. Malayo pa ba sa kanila to dito kapag nag-chota? Malapit lang. Sarap na kuha lang. Kamatis sa katilapia. Si ate po, patisig mo eh. Dadayat po. Eh mamaya na. Sabahin naman. Nahihiya sa mga kalalakihan eh. Kasi mga barako kasi eh. Hindi pwede makipagsabay ang mga babae. Mukbang muna kami. Ang dami kumain dito, ano? Gitna ng bukid eh. Sabi ko kay Ricky, kumain mo ng dalawa bago kumain ng kanin.
Tapos batalan na pin niya. Ano sabi mo? Kumain ng tulo pa, ano yun? Di ba sa Talisay maraming pin niya? Yeah. Diba marami doon? At Tagaytay. Ah, doon ang maraming pin niya. Ano ba yun yung malalaking pin niya? Pero ngayon laganap ng pin niya. Pero malalangan ng pin niya Laguna. Ah, sa Laguna mas malalaki. Oo. Dabi sa matamis. Nakatingin mo ng pin niya ng Laguna pa. Sabi ko, saka ibang laki. Sobrang laki. Panahon ng pinya ngayon eh ano. Tagaytay hindi na siya ng lalaki, hindi gaya ng sa Laguna. Ah, sa Laguna talaga malalaki. Tsaka makalas. Bakul, sabi lang kung kaya bubulo. Ganyan at kaya masalala. Palaman, sing matamay. Ang plano po namin ngayon sir sa ano, dito sa pag... Tatanim. Lalagyan po namin ng pataba sa ilalim. Ayun puti. Ayun kung parang soil lang po yan. Ah, o, pwede organic. Organic. Organic pwede yun. Pwede yung carbon manure, o yung chicken manure, basta siya yung organic na. Sa, ano, binili natin po sa may mga supplier. Supplier. Okay. Pwede. Ang ma-help niya, pagka yung puting gaya ng mga nilalagay natin ng mga puting abono, pag hindi mo alam, yung mamatay yung kalamansi. Paupo ay ka kung tawagin. Yan, okay lang yan. Basta't organic siya. Nandito lang siya. Oo. Basta't nandito lang naman ang kuha natin dyan. Ton. Yan. Tapos ang hukay ninyo, hanggang dyan lang. Pusan yung kuha na lupa na yun. Tapos plastic, tatanggalin yung plastic. Pero kayo may liha dito. Yun yung inyo kong pupunit eh, para madali. Madali lang ang punit niya. Ngayon yung may mga bunga ito, hayaan nyo lang. Huwag nyo alisin yung bunga niya dahil para at least meron na kayo makukuha na paunti-unti. At saka yung mga bulaklak. Yung kasing singo noong abono, tapos pagkakinain nyo ng araw, mawawala yung bisa. Magkaroon man siya, kukunti na lang. Hindi ba kagaya noong nagpataba kayo, tapos sinundan mo ng tubig, kaya nakainin. Kaya yun ang technique. Iba naman, dinidilig nila yung abono. Eh tayo, yung mas maganda, iniyahatol natin. Yung direct mo nang ilagay, tsaka mo siya dito. Para noon, hindi ka na magkamali doon sa pagtimpla. Doon sa yung... Yun lang naman ang halos ang kumatid dyan eh. Yung ginagamit po natin na pag-aalaga. Tapos, pag medyo mabahaba na yung damo, yan, gaya niyan. Agapan nyo natin ang pag-spray. Kasi, iwasan ninyo na ang damo eh humaba siya ng gatuhod. Kasi mabot kasi ng gatuhod dyan, maobligado ka nang magbaba ngayon ng damo doon sa puno ng kalamansi bago ka mag-spray. Kasi pag halimbawa kasi in-spray mo siya ng hanggang tuhod yung damo at hindi mo siya hinawi yung ilalim, mangyayari, eh baka ma-apekto ang kalamansi. Kaya ginagawa natin, take note natin sa ating mga katribya, doon sa mga herbicide natin sinasabi, iingatan nating matamaan yung ating subject, yung inaalagaan. Siyempre, kahit anong herbicide, pagka natamaan mo yung inaalagaan, mag-iinda rin yung sasaktan. Kaya ang ginagawa natin, talagang nililinis natin per puno. Pagka nalinis na siya at nadamuhan, saka natin siya i-sprayin, hindi ka nalalapit yung pito mo doon sa kalamansi mismo. Kaya, yun ang ating sinasabi sa ating mga katribya, pagka mag-aalaga ng kalamansi, mas maganda talaga yung malaki punla mo. Kasi pag malaki ang punla mo, madali mo siyang maiwasan. Kumpara mo doon sa maliit na punla na one stick or small. Pag yan ay tinubuan ng damo na hanggang hit, hanggang tuhod, pag nag-spray ka, tiyak-tiyak, meron kang matatamaan dyan. Kaya advantage na yun. Halimbawa, kung wala ka talagang pampuhuna, yung kasarapan lang, then medium. Kaya kung meron kang kapital, yung XL. Kaya yun ang ating kinuha natin sa subscriber. Mas madali na siyang alagaan kasi advantage na siya doon sa medyo. Ilang naman po yung ating ginagawa sa ating pong pag-aalaga ng kalamansi. Yung spray ng Fortis, ang pesticide naman, depende rin yan pagka merong insekto ang kalamansi, tsaka lang natin siya a-apply yan. Kapag halimbawa, wala namang bumubutas, wala namang naninira, wala namang kumakain ng dahon, hindi mo na kailangan i-spray muna ng insecticide. Ang goal natin dyan, yung mapalaki muna natin siya, yung sanga, tapos mapalabong muna, tsaka yung ibang mga may bunga, hayaan nyo lang. Huwag nating aalisin po yung mga maliliit, mga kagaya ng iba, gaya nito, inaalis na yung ganito mga maliliit, dahil sabi nila, mababuhon sa ito, hindi totoo yun. So wala po tayo tatanggalin sa lumang. Wala tatanggalin doon. Kayaan lang natin yan, sir. Opo. Kaya lang natin kumisan, yung ibang ating mga katribya na sinasabi ka, aalisin na yung mga buong maliliit.
eh para to mabonsai, eh tatayog ang punlan ninyo, ang kalamansi. At saka wala ka nang magagawa kundi magtanggal mo, tanggal mo. Sayang din naman. Isipin mo nga naman, sa elbao, 3,000 yun. Eh, latin lang mulaklak. Eh, di magtatanggal mo, tatanggal ang mulaklak. Wala ka nang nagawa kundi magtanggal. O, yan, yun lang. Kasi, kung ano yung lumaki. O, yun. Yung kasing kaya nung kalamansi na ibunga niya, yun yung kanyang ilalabas eh. Hindi po yung, kumbaga, na, bawa, nabulaklak lahat, akala ng iba, lahat magtutuloy. Hindi lahat magtutuloy yun. Experience na natin yan. Kaya yung iba, pagka nakita ninyo, pwede nang pitasin yung kalamansi na bunga na, pitasin nyo para magsupang uli. Ganun yun. Tsaka palatandaan lang ng kalamansi, palabunga, pagka bata pa lang, nagbubunga na. Yun, para at least magkaroon kayo ng pambiga sa usawa, makapakinabangan na yan. Ganun lang naman po yung ating sa ating pag-aalaga sa kalamansi. Tapos, meron tayong saker kung tawagin. Yung mahabang tinik. Ay, mamaya pakikita ko sa inyo. Kalamunding na sinasabi. Kalamunding. Yun, aalisin natin yan. Kaya huwag yun na patutuloy mo. Pag yun ay nakalimutan patuloyin, matataas ang panya yung... Puputuloy na po natin sa... Oo, kalamansi. Kaya yun naman ang kailangan dumaagapan kasi yung kasi yung original rootstock noong kalamansi eh. Yung kalamandarin. Yung kasing kalamandarin, yun yung bunga niya na parang kiet-kiet na malalaki na maasim. Eh yun, pag gayon ay nagbunga, 8 years. Ay, kaso nga lang, matatalo niya yung lupto. Kaya dapat, aalisin mo yun. Mas malakas kumain ng abono yun, yung kasi ang rootstock. Kaya patutuloy mo doon, yung talagang mismo, yung kalamansina. Yun lang naman yung inalis natin. Katapos, yung mga baging, agapan nyo rin na huwag maakwa ng mga baging kasi ang baging, yan pag yan ay kumalapol sa kalamansi, nagigiting niya yun, nabibigting niya. Kaya isa rin yun sa nakakasagaw sa kalamansi. Makita mo naman yun doon sa ating mga vlog. Makakatulong yun. Sa mga ano po, sa mga... Shoutout po natin si Ma'am Jenny Kim. Jenny Kim. Ayan, dahil di po na shoutout po nung kangina, nakalimutan po nung ating... Ayun, kapartner po ng ating pong kasama. Kaya shoutout po sa inyo, Ma'am Jenny Kim. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at loobin na ba plano yatang makauwi kayo ng December ingatan na ba sa pag-uwi ko sa kasangali para mapasalan ninyo yung inyong magandang farm, ang kalamansi ang farm. Shoutout po pala natin si Ma'am Felisa Rugay Dangkila ng Hong Kong. Ayan, pinasa-shoutout po kayo ng ating pong kasama, si Kuya Eddie. At syempre, pati na rin po doon sa mag-asawa. Salamat po sa inyo po patuloy na pagtutok at iyaan nyo po yung ating kalamansi po ninyong itatanim. Ay, may pagkakataon na ito ay ating pong bibisitahin. Dito lang po tayo, pinalilis po natin yung ating service dahil nagmukha po siyang butakal. Medyo puti kasi tumunaulan. Kaya solid naman po ang ating pong pagpasyal doon sa ating katribya dyan po sa Pampanga. Mga katribya, kasama po natin si Kuya Eddie tsaka yung kanyang mga trabahante na kung saan ay maggagawa po nitong 3,000 kalamansi na itatanim po dito sa lugar na ito. At syempre, bago po natin batiin po si shoutout natin si Charrier ba yun? Charrier. Charrier, yun. Si Sir Charrier. Charrier Pineda. Ayun, Charrier Pineda. Saan ba siya? Sa UAE? Sa UAE, sa Al-Ain. Ayun, sa UAE. Kaya binabati po namin kayo na magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw sa inyong lahat. Pagsashoutout muna si Kuya. Shoutout ko yung pamilya ni Charrier na nasa USA, yung Pineda family. Tsaka yung kapatid niya. Ayun, yun. Shoutout din sa mga taga-US... California, shoutout po sa inyo. At syempre, yung pong ating mga pogi. Ano yan, yung mga tauhan po natin dito sa kalamansi. Ayan, ituturo po sa inyo ni Kuya yung pamamaraan po ng pag-aalaga. Isinier na natin yung ating kaalaman sa kanya. Sa isipan niya. Ayan, direcord na rin yan. Para kung meron mas ibang mga tanong, yun naman po ay ating sasagutin. Ngayon, pati na rin po yung ating mga kasama, hindi lang po mahirap alagaan po yan. Basta't nandun lang yan sa pamamaraan, wala pong mahirap. Pag hindi mo alam pamamaraan, yun ang mahirap. Kaya sa pamamagitan po ng ating vlog, siyempre subscribe na kayo sa channel po natin para pagka makita ninyo yung ating pong vlog tutorial, makakatulong yun. Kaya halimbawa, meron kayong mga bagay hindi po alam, dito lang po tayo para po doon sa pag-aalaga ng kalamansi. Wala kayong mga tanong? Wala?
Wala na po. Ayun. Sino ba sa inyo binata? Ayun. 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 Binata. Shoutout ka daw. Shoutout. Ayun. Shoutout ka. Oh, yung mga available dyan. Meron pa pala rito binata pa eh. Ay, tulad kayo. Ayun. May nila pa ito. May binata pa raw doon. Yung mga balo dyan. Mga balo. Ayun. Yung mga mamimitas ng kalamansin ng mga dalaga. Ayan. Mamili na kayo dyan. Mukhang balo yun ah. Yun yata. Balo yata hinahanap. Balo. Para sa bugna sa karanasan. Ayun. Luto na. Ayun. Shoutout kuya. Shoutout daw kay Tano. Ayun, shoutout kay Tano. Ayan. Tano. Sige po mga katribiyat, hanggang dito na lang po ang ating vlog. At gaya ng dati, ako po si Kuper Helbunag at lagi rin natatandaan. Karunungan at ang kaalaman, may katumba sa kayaman. Thank you for watching. God bless all. Kita ka lang tayo bukas. Bye-bye. Oh, shoutout na sila po yan. Shoutout na. Mga taga Batangas. Mga Batangas. Ayan, yung ating mga kaibigan. Mamaya pagka-contact si alis sa tatong truck na ito. Kakarating pa sila. Ito 'yung ilalagay. Oh, yan na ilalagay. Oh. At kami una na. Una na kasi pamayakan ka ulit kami. Kulang pa to. Eh, pa-pos isang truck. Pa 6 pa lang oh. Ayun naman yun sa kabila. May juice ba doon at saka tubig?